Ito ang panahon na nararapat nating bigyang halaga ang paghahanda sa ating mga puso at isip upang higit na maipahayag sa atin ang malalim na kahulugan ng pag-aalay ng Diyos ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagsamba. Ang Diyos ang ating Panginoon, siya ang lumalang ng langit at lupa. Laganap sa lahat ang kanyang luningning at kadakilaan, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Nang siya'y napakababa, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at nabuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniluhod at sasamba sa Kanya. Tayo pong lahat. At ipapakayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Manalangin. Sa aming pagsamba, Panginoon, hangad naming maranasan ang iyong makapangyarihan at pagkilos, tulad ng naranasan ng iyong mga tinawag at hirang sa panahon ng luma at bagong tipan. Mga karanasang nakapagpatag sa aming pananalangin, upang sa aming paghayo, kami ay maglingkod ng may katapatan at may kalakasan. Salamat sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin.
sa mga salitang gumagabay sa aming pakikitungo sa kapwa. Sa panahong iligtas mo kami sa panganib at sa mga pagpapalang na bigay sa amin ng pagkakataong tumugon sa pangangailangan ng aming pamayanan. Sa aming pagsamba, turuan mo kaming makapagbaba at maging nasunurin sa iyong kalooban. Gumawa ang daan at magpapatili ng iyong kapayapaan, katuwiran at katarungan. Muli mo kaming bigyan ng lakas ng loob upang may katapatan at katapangan naming dalagang muli ang aming buhay. Amen. Sa pagsisisi. Kapag ang matuwid ay humingi ng tulong sa Panginoon, siya'y agad na dinidinig at tinutulungan. Subalit, walang sino man ang naging matuwid. Walang karapat-dapat upang pakinggan. Gayunpaman, higit na nangingibabaw ang kahabagan ng Diyos. Dumulog tayo sa Diyos sa diwa ng mataimtim na pagsisisi. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, lumalapit kami na may kababaan at humingi ng iyong pag-unawa. Hindi namin pinalagahan ang mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin bilang kasangkapan upang malikuran ka at ang aming kapwa. Hindi sapat ang ibinahagi naming mga biyaya at ang malaking bahagi ay aming pinagkait. Narinig namin ang iyong salita, subalit hindi namin ipinamuhay. Umasa at nagtiwala kami sa sarili naming kakayahan, kung kaya't kami ay nabigo. Nahihiya man kaming humarap sa iyo, subalit kailangan namin ang iyong kapatawaran. Amen. Mga kapatid, dinidinig ng Diyos ang ating mga pagsamo. Mahal tayo ng Diyos at naroon ang patuloy niyang pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Pinatatawad niya ang ating mga kasalan na nakaraan at muli niya tayong tinatawag upang magpanibago ng buhay. Ang kanyang kapayapaan ay sumaating lahat. Pasalamatan natin ang Diyos. Amen. Tayo ay manalangin. Pinupuri at pinasalamatan ka namin, aming Diyos, sa iyong patuloy na kabutihan sa aming mga buhay. Kami ay iyong sinasamahan sa lahat at sa bawat hakbangin na aming ginagawa upang magpasa hanggang ngayon ay ihanda muli kami sa pagharap sa panibagong pagdiriwang ng aming buhay pananampalataya nitong season of Lent.
gugunitain muli namin ang napaka dakila mong gawa para sa amin na nag-aakay sa amin upang patuloy kang paniwalaan, patuloy na yakapin ang iyong sinimulan upang sa pamamagitan namin ay makatagpo rin ang buhay ang ibang nawala ng buhay, makatagpo ng pag-asa ang mga taong nawala ng pag-asa, makatagpo ng kagalakan ang mga taong nawawalan ng kasiyahan at kagalakan sa kanilang mga puso. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ang mga mensaheng patuloy mong ituturo sa amin ay mag-akay tungo sa isang buhay na matapat na mga lingkod mo. Sa pamamagitan ng amin muling pagpapanibago at pagsusuri sa aming mga sarili batay sa iyong karanasan at sa iyong paggawa, pagkilos sa pamamagitan ng iyong bugtong ng anak na si Jesucristo, ay muli makita namin ang aming mga buhay ang isang maliwanag na tunguhin sa gitna ng kadiliman. Makikita namin ang panibagong pagsilang ng kaganapan ng iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mapanuri, na bigyan ng puwang sa aming mga buhay muli ang pagsusuri sa aming mga sarili upang makagampan kami ng mga tungkulin patuloy na iyong iniasahan sa amin higit sa kaysa aming nagawa kahapon unang nakaraan. Nawa ang pagdiriwang na ito ay mag-aakay sa amin tungo sa malalim na pagkaunawa ng iyong pag-alay ng buhay ay naghihimok sa bawat isa sa amin upang bigyan ng buhay ang iyong ginagawa sa pamamagitan namin. Sa umagang ito ay aming pinasasalamatan ang iyong dakilang pag-ibig na ipinagkaloob sa aming mga kapatid na naroroon sa iba't ibang hamon ng buhay at ngayon ay nakaangkin ng kalakasan sa aming mga kapatid na mula sa karamdaman, sa kagalingan at panibagong lakas na kaloob mo sa kanila. Sa mga kasagutan ng aming mga panalangin, lalo't higit sa aming mga kapatid na nalulumbay at binigyan mo ng panibagong lakas upang makita ang patuloy mong pagkilos sa gitna ng kapighatian na kanilang nararanasan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, maging sa aming mga kapatid na naroroon pa rin sa karamdaman, subalit laging nakasumpong ng pag-asa at kaaliwan na nagmumula sa iyo, upang sa bawat araw nilang pagising sa umaga ay mas lalo nilang maramdaman at naramdaman ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig at ang iyong pagkupkup sa kanila sa pamamagitan din ng pangangalaga ng kanilang mga mahal sa buhay, ng nagmamahal sa kanila at ng nag-extend ng anumang tulong, suporta para sa aming mga kapatid na ito. Dalangin namin, Panginoon, na nawa patuloy mo kaming pagkaisahin bilang iyong mga anak at bilang iyong mga lingkod upang ang bawat isa ay patuloy na magbahagi ng kakayanan upang maabot at mapaglingkuran hindi lamang ang aming mga kapatiran kung hindi maging sa ibang mga taong nangangailangan ng aming mga paglilingkod.
Sa umagang ito ay aming dinadala sa aming mga panalangin, patuloy ang aming bayan. Narito kami, Panginoon, patuloy na dumadanas sa mahigpit na at mahirap na sitwasyon. Dumadalangin kami, Panginoon, na nawa ay tulungan mo kami na makaahon mula sa kahirapang ito ng pandemya, ng iba pang mga usapin sa aming lipunan na nagdudulot sa amin ng tila kawalang pag-asa at walang kasiguraduhan sa darating na bukas. Tulungan mo ang aming mga leaders, ang mga nasa pangunguna ng aming bansa, na makita ang tunay na kalalagayan ng bawat mamamayan upang makita at matutuhan nilang tumugon sa tunay na pangangailangan ng bawat Pilipino, higit sa lahat sa naroon sa mga Pilipinong naroroon sa mahirap na kalalagayan. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay patuloy naming makikita ang lakas at pag-asa sa darating na bukas sa gitna ng kalalagayang ito, habang patuloy din naming idinadalangin ang aming mga leaders na makasumpong ng tunay na pagmamahal sa iyo upang ito ay maibahagi din nila sa lahat ng mga nangangailangan at ng bawat mamamayan. Sa umagang ito ay amin ding dinadala sa aming mga panalangin ang aming iglesia, ang kabuuang iglesia namin na iyong binuo upang siya ring patuloy na magpahayag ng iyong ministeryo ng paglilingkod. Patnubayan mo ang bawat isa sa amin at makibahagi para sa gawaing ito, hindi lamang sa paglilingkod sa pangangailangan ng aming bawat iglesia, kung hindi tumingin din sa mas malawak na pangangailangan ng paglilingkod. Upang sa pamamagitan nito ay aming maipahayag ang mabuting balita ng iyong pagliligtas, hindi lamang sa aming mga kaluluwa, kundi ang kaligtasan sa aming kinasasadlakang mahirap na kalalagayan na puno ng pighati, puno ng hirap, puno ng karahasan, puno ng kaguluhan. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay makita sa amin ang pagbibigay din ng pagpapahalaga sa mga bagay na ito upang makita namin kung paano ka kumilos at magbabago, hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi ninanais mo rin na mababago ang aming pamayanan sa tulong at sa pamamagitan din ng aming mga pagkilos at paggawa. Aming pinasasalamatan ang aming mga kapatid na patuloy na nakikibahagi sa iyong gawain at ministeryo. Dinadalangin namin, Panginoon, lalo't higit ang aming mga mahal sa buhay na nasa malayo, malayo sa kanilang pamilya, nasa ibayong dagat, patuloy na naghahanap buhay. Dalangin namin ang iyong pag-iingat at proteksyon upang sila ay manatiling malakas, malusog, ligtas, at nang sila ay makapagpatuloy na mabigyan ng pangangailangan ang kanilang pamilya sa gitna ng mahirap na kalagayang magkalagyo, patuloy mong pagkaisahin at paglapitin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng aming mga panalangin, ng aming mga pananampalataya, upang mas higit na maranasan ang iyong kabutihan sa gitna ng bawat tahanan. Panginoon, aming itinataas sa iyo ang iyong mga
ang iyong mga naisin upang ito ay lalo at higit na makikita sa aming mga buhay. Sa aming mga kapatid, habang aming sinisikap na maabot at mapaglingkuran, patuloy na maipadama sa aming mga kapatid ang aming malapit na ugnayan sa isa't isa, habang wala pa kaming ginagawang hindi pa nagaganap ang aming face-to-face worship. Dalangin namin, Panginoon, na sa mga simple naming at payak naming pag-abot ay mararanasan ng aming mga kapatid ang aming pagkakaisa, ang aming pagmamahalan sa isa't isa, sa pagmamahal na pinaghigpit ng pagmamahal ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Basa sa banal na kasulatan ay matatagpuan natin sa aklat ng Roma, Kabanata 4, mga talatang 13 hanggang 25. Ganito po ang ating mababasa at maririnig. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay pinagkaloob lamang sa sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham, hindi lamang sa mga saklaw na kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama ng ating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangako ito ay may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham nang siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinasabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya, kahit uugot-ugot na siya. Palibhasa'y 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawa na si Sara ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala, natutuparin ang Diyos ang ipinangako nito. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuturing na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Ituturing din tayong matuwid dahil sa
Sumasampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus ng ating Panginoon. Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. At sa aklat ni Marcos, Kabanata 1, mga talatang 9 hanggang 15, ganito po ang sinasabi. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niyang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Pagkatapos, dinala agad ng espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at doon tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, "Dumating na ang tagdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo, talikuran ang iyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita." Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ang kanyang mga salita. Amen. Jesus.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating binasa kanina ay tungkol sa buhay ni Abraham at sa kanyang pananampalataya. Tingnan muna natin ang kahulugan ng pananampalataya. Sa pananampalataya ay pinag-isa tayo ng Diyos at ginawang posible ang bagong kapanganakan sa ating kaluluwa. Yan ang sinasabi sa Galatia 3:26. Ang pananampalataya din ang nagbigay sa atin ng paglakad sa pakipag-usap sa Diyos. Pinaging dapat din ang pananampalataya na makita ang invisible at pagkatapos, feel the intangible and hear the inaudible. Ibig sabihin, yung mga hindi maaaring mangyari dahil sa pananampalataya ay ating mararanasan. Si Abraham ang ama ng pananampalataya. Tapat na nagtiwala sa kadakilaan ng Diyos. Narinig niya na sinunod ang pangako ng Diyos at nagtiwala sa katapatan ng Diyos. Kung titingnan natin ang banal na kasulatan ay mayroong mga ganitong kalagayan. Gaya ng ating binasa kanina, masusumpungan natin na ang buhay ni Abraham ay punong-puno ng isang pagtatalaga sa kanyang Diyos na pinaglingkuran at pinaglilingkuran noong panahong iyon. Sinabi sa talatang 13 hanggang sa ilang mga talata ay ating titingnan. 4:13. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang nagmamana ng sanglibutan, kundi sa pananampalataya ng katwiran, sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Mapapansin natin na ang statement na ito ay masusumpungan natin ang plano ng Diyos para sa ating mga tao at para sa sanglibutan. Sa pananampalataya, si Abraham ay nagbigay. Ito ay nagbigay sa kanya ng pangitain tungkol sa Diyos. Vision of God. Iniwan ang kanyang bayan sa pagsunod sa Diyos. Sa Hebreo 11:8, tumira siya sa lupang pangako na hindi niya inari, pero alam niyang aariin ng kanyang mga anak na darating. Tumingin si Abraham sa isang bayan, ang Diyos ang nagtayo. At titingnan natin ang pagkatawag kay Abraham na mas magiging maliwanag sa atin ang kanyang pagsunod sa pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Isa-isahin natin. Makikita nating umalis siya sa kanyang bayan, iniwan yung lugar na yon. At pagkatapos, tumira siya doon sa lugar na hindi kaniya at hindi niya inari. Dumating din yung panahon na hiniling ng Diyos sa kanya na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Matagal nilang hinintayon. Actually nga, pareho na silang lipas sa panahon nang si Isaac ay dumating. Pero hindi siya nagatubili. Ang sabi niya, sa bandang huli ay sinabi niya na kung mamatay man ang aking anak, muli siyang bubuhayin ng Panginoon. At makikita natin na marami tayong nakita sa buhay ni Abraham na halimbawa na ganoong mga bagay, meron siyang isang pangwalang hanggang kaisipan. Pangwalang hanggang isipan tungkol sa walang hanggan. He was looking for a city, ang sabi, whose builder and maker is God. Pagkatapos, kung makikita natin sa RSB, Revised Standard Version, ang sinabi, he journeyed on. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Naalala ko yung isang kanta. Hindi lang ako mahusay kumanta. Pero pakinggan ninyo, ha? This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me
from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Sinabi ni Apostol Pablo na ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Gaya na sinasabi sa Filipos 3:20. We can live in the present because of faith in the future. Ang pangitain ng walang hanggan ay magbibigay sa atin ng encouragement na miwalay sa mga bagay na masisira at pangkasalukuyan. Ang buhay ni Lot ay halimbawa ng pagpapahalaga sa kasalukuyan na walang pakialam sa hinarap. Tayong lahat, dapat nating aminin, pressured tayo sa kasalukuyan at madalas na nalilimutan natin ang paghahanda sa pangwalang hanggan. Ang pagtingin natin sa walang hanggan ang nagbibigay sa atin ng kahandaan na maging handa upang maglaan para sa walang hanggan. Ang ating pagpapasya ngayon ay may bunga sa walang hanggan. Minsan, tinatanong natin, bakit kailangan na pagtuunan ng pag-aaral ang buhay ni Abraham sa panahong ito ng Semana Santa? Nang magkasala si Eva at si Adan, nahiwalay sila sa Diyos. At dahil doon, ang kanilang buhay at ang buhay ng mga sumunod sa kanila ay palayo ng palayo sa Diyos. Pagkaman nung una'y naghahandog sila, makikita niyo nagkaroon na ng problema si Cain at si Abel. At nagkaroon din ng problema na bago pa ngayon ay pinalabas sila sa Eden dahil doon sa kanilang pagsalangsang. Una, sa utos ng Diyos na huwag nilang gagawin, hindi nila pinaniwalaan. Ibig sabihin eh, wala silang pananalig na kaya ng Diyos na ingatan sila sa ganoong pagkakataon. At ang di paniniwalang yun sa Diyos ang siyang sumira ng kanilang kaugnayan sa Panginoon. Kaya't ang sabi ng Panginoon, Adan, Adan, nasaan ka? Sinabi ni Adan, naririto po ako kasi itong babae na inyo ibinigay sa akin eh. Kung ano nung ginawa. Problema yon ano? Nakikita natin na pagkatapos roon ay nakita natin na ang mga tao ay gumawa ng ayon sa paningin nila. At dumating si Noe. Nagtayo siya ng daong. Pero makikita ninyong si Noe ay nasira din dahil sa dumating yung panahon na pati yung kanya mga anak ay naanak niya. Sumunod siya sa Diyos pero sa dakong huli ay nahulog din. Sunod-sunod at dumating din si Abraham. Nang dumating si Abraham, bumagsak siya. Pero bumalik. Yun ang kagandahan kay Abraham. Ang kanyang pagkabalik ay patuloy na ginagawa niya sa panahon ng kanyang pagbagsak. Pero alam ko, isang bagsak lamang ang nagawa niya noong ang kanyang asawa ay sabihin niyang kanyang kapatid sa halip na kanyang asawa dahil sa takot niya mamatay. Kaya nga sinabi ng Panginoon, huwag kayong mga takot, ako nga. Dahil alam niyang ang karaniwang hindi pagpapatuloy ng mga tao sa paglilingkod ay walang iba kundi ang pagkatakot. Ang consistency ni Abraham sa pagsunod sa Diyos ay nagpadala sa kanya ng title na Ama ng Pananampalataya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang kanyang pagsunod sa sinabi ng Panginoon at sa pangako ng Panginoon. Sinabi sa Roma, sa Marcos 9:1-15 ang mga salitang ito, na kagaya ng ating binasa kanina, ay masusumpungan natin na ang buhay ng Panginoon ay mayroong pagbubukas. Ang sabi dito sa 1:9-15, pabasahin ko lang sa inyo, mabilis, ano? Ganito ang sabi. At nangyari, nang araw na iyon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya binautismuhan ni Juan sa Jordan. Karakarakang panahon na. Pag-ahon sa tubig ay nakita nila ang biglang nagbukas, nangabuksan ang langit at ang espiritu na tulad sa isang kalapati ay bumaba sa kaniya.
At may isang tinig na nagmula sa langit. Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Pagdakay, itinaboy siya ng espiritu sa ilang. At siya'y nasa ilang ng 40 araw na tinutokso ni Satanas. Nakasama niya ang mga ganid, pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos ng madakip si Juan, ay napasagalilya si Jesus at ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na sa ating panahon, sa inyong panahon, sa panahong ito, malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Alam po ninyo, ang Ebanghelyo ay hindi dapat uriin, tingnan o pag-aralang mabuti. Ang Ebanghelyo ay walang iba kundi naparito ang anak ng Diyos upang tayo tubusin sa ating kasalanan ayon sa ating pananampalataya. Mahalaga yun. Yun ang Ebanghelyo. At yun ang ipinangangaral ng Panginoon. Ang layunin niya ay upang makita natin na ang paraan ng Diyos sa pagliligtas ay walang iba kundi yung kanyang ihinatag na. Sinabi sa Roma 5:21, ang wikang ganito. Ganito ang sabi sa 21. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Ibig sabihin, ang pagliligtas ay sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Yun ang ginawa niya sa krus. Ito ang ating inaalaala ngayon. Ito ang dahilan ng ating pagnanais na masumpuhan ang kasiyahan at kagalakan ng paglilingkod sa Diyos. At makita natin na ang Panginoon sa kanyang sakripisyo ay mayroong dahilan upang tayo ay magsisampalataya. Sa 8:1 hanggang 3 ng Roma, ganito sinasabi, Ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat ang hindi nagawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos ng kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin na dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang laman, sa laman ang kasalanan. Ibig sabihin, dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng pagkakataon upang lumapit sa Kanya. Upang ang kasalanan ay mabura sa atin. Matanggal lang ang tibo ng kasalanan. Walang iba kundi ang kamatayan, ang pangalawang kamatayan. Ito ang ninanais ng Panginoong ating masumpungan. Di, ngayong mahal na araw, ang pananampalataya ni Abraham ay maging katulad ng pananampalatayang hinahangad ng Panginoon doon sa Marcos 1:15. Sinabi roon na magsisampalataya kayo sapagkat narito ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo dapat sampalatayanan. Hindi dapat pag-aralan lamang. Oo, pwedeng pag-aralan, pero kinakailangang sampalatayanan sapagkat kung titingnan natin ang Ebanghelyo sa kanyang tunay na katangian, mahirap nating isipin na yun ay pwede. Sapagkat ang anak ng Diyos, ang Diyos mismo ay bumaba sa lupa upang mamatay sa krus, maghirap sa krus. At pagkatapos ang dahilan noon ay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang karaniwan nito ay nalilimutan natin ang kahalagahan ng kanyang kamatayan dahil sa iyon ay pagtubos sa ating mga kasalanan. Mga kapatid at mga kaibigan, huwag nating kalilimutan sa bahal na araw ang bagay na ito. Sapagkat ang pananampalatayang na kay Abraham ay dapat nating masumpungan na ang bagay ng pananalig ay dapat magkaroon hindi lamang ng halaga, kundi ng pagnanais na magpatuloy upang luwalhatiin ng Diyos. Marami pong nakasalalay sa ating pananampalataya. Di walang iba kundi ang pagtakas natin o pag-alis natin sa ating karaniwang buhay. Doon sa ating comfort zone, dapat nating layuan, layasan, at masumpungan tayo na ang bawat sakripisyong ating gagawin ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At dahil yun sa pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi kayo pwedeng magsakripisyo. Tandaan ninyo ang isang katotohanan ng bagay na ito. Abraham's type of obedience and consistency is seen in following the Savior
who was nailed to the cross in Calvary. Mga kaibigan at mga kapatid, yung pananampalataya at consistency ni Abraham sa kanyang pagnanais na sundin ang Panginoon ay mahalaga nating makita sa ating pananalig at pananampalataya sa tinapos na gawain ng ating Panginoong Jesus. Maliban kayo magpatuloy, ay hindi kayo kalulugda ng Panginoon. Sinabi nga sa Apokalipsis, sa iglesia ng Epeso, ang isang malungkot na kalagayan. Kung ating titingnan, ay masusumpungan nating ito ay napaka, kung meron isang napakalungkot na nasalita ng Diyos na bahagi, ay walang iba kundi iyong katotohanan na ang sabi rito ay ganito ang sabi sa Epeso, sabi. Tingnan natin ha. Ganito ang wika niya. Ako'y mayroong isang bagay na laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kita ninyo? Sa inyong pananampalataya, kinakailangan na ang pag-ibig natin sa Diyos noong una nating makilala ang Panginoon ay patuloy, consistent. Unless you do that, hindi kayo magiging karapat-dapat sa Panginoon. Sabi ng Panginoon eh, bumabaligtad ang aking sikmura sa inyo. Gusto ko sana maging mainit kayo o maging malamig. Hindi yung maligamgam. Maraming mga Kristiyano ngayon ang maligamgam sa kanilang paglilingkod. When Jesus came to minister, makikita ninyong very emphatic siya sa pagnanais na tayo makasunod sa kanya. Ang sabi niya, pasan ninyo ang inyong krus at sumunod kayo sa akin. Meron pang pasang krus bago susunod sa Panginoon. Hindi pwede yung ginhaginhawa. Eh, takot na takot tayong mahirapan sa ating pagkilala sa pagsunod sa Panginoon. Dapat nating makita na sa bawat paglilingkod natin, mayroong halaga na hinihintay ang Panginoon na ating ibibigay. Ang wika ng mayaman, Guro, ano ang aking gagawin upang ako ay magmana ng kaharian? Sabi ng Panginoon, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, pamigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Umalis ng pagkalungkot-lungkot yung binata dahil sa siya'y napakayaman. Pero alam mo ninyo, after 70 years, ang buong lugar na yon ay pinatag. Walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na naroroon. Sinalaki ang lugar na yon, walang natira. Kung itinag talaga ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, palagay ko hindi siya magsisisi na ang kanyang paglilingkod sa Panginoon ay naipagpatuloy niya. Mga kaibigan at mga kapatid, sinabi ng banal na kasulatan, ulitin ko sa inyo sabi rito, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga na hindi mainit o malamig, ay isusuka kita sa aking bibig. Ito ang buhay ni Abraham. Tuloy-tuloy. Hanggang sa siya ay pumanaw. Hanggang sa ibigay ng Panginoon ang kanyang anak. At ang kanyang buhay, sabi, nakita pa niya ang kanyang mga ina po bago siya yumao. Nauna si Cyra. Pero siya ay nakita pa ang kanyang mga ina po sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, dapat nating makita ng patuloy ang katotohanan ito na sa ating pagnanais na ang Panginoon ay bigyan ng kalwalhatian, gawin natin ito ng mayroong pagpapatuloy, pananampalatayang katulad ng kay Abraham at pagkakita sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoon upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ito ang ating inaalala ngayon at sana'y masumpungan natin ang ating mga sarili na nagbubulay-bulay upang bigyan ng kalwalhatian ng Diyos sa lahat ng pagkakataon at paglingkuran ng Panginoon. Tayo manalangin.
Panginoon, maraming salamat po. Dahil sa katiyakan ng pagliligtas na iyong ginawa sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, tulungan mo pong ang aming pananalig, ang aming pagkakatiwala, ay huwag kailanman masilaw dahil sa mga kahingian ng sanglibutan ito, kundi maranasan namin bilang mga anak mo iyong hangarin na bigyan ka ng karangalan sa lahat ng bagay sa aming buhay. Alam namin, Panginoong, mahirap yun. Pero tulungan mo po kami na kung kami nagkakasala, pabalikin mo kami. Alam naming pagbabalik namin, ikaw ay tatanggap sa amin. At katulad ng ama sa kanyang prodigal son, nasumpungan ng prodigal son na handang kilalanin siyang muli at ang kanyang buhay ay mabalik sa dating kalagayan. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na makita ang aming mga kapatid na nangangailangan ng ganoong pagpatnubay. Maranasan namin, Panginoon, na ang pananampalatayang aming tinanggap ay maipagpapatuloy ng bawat isa sa amin upang ikaw ay maluwalhati sa lugar na ito. Sa maraming mga tao sa buong sanglibutan, alam namin, Panginoong, may mga tao kang pinili upang ikaw ay sampalatayanan at paglingkuran. Tulungan mo po kaming maging masikap, hindi lamang sa pagnanais na alagaan ang nasa sa amin, kundi hanapin ang mga nawawala para sa kalwalhatian ng iyong bugtong na anak na aming sinampalatayanan upang sa amin ay magbigay ng kaligtasang aming tinatamasa ngayon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Tawag sa paghahandog. Ipinagkakaloob ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hindi natin mabibilang ang sagana niyang pagpapala at biyayang dumarating sa ating bawat araw. Marapat lamang na ihandog natin sa Diyos ang ating mga kaloob bilang tanda ng pasasalamat sa kanyang kabutihan. Pasasalamat sa mga kaloob. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, Ikaw ang nagpapanatili at nagpapasagana ng aming buhay. May pagpapababa namin inihandog sa Iyo ang mga bunga ng aming pagpapagal. Narito ang bahagi ng aming kinita, mga ikapo, pangako, handog at kaloob. Ito ang kapayapaan ng aming pasasalamat at ang aming patuloy na pagtitiwala sa iyong pagpapala. Turuan mo rin kaming magbigay bilang tanda ng aming pag-ibig sa mga nangangailangan ng higit sa amin. Amen. Thank you.
tayo muli ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng mensaheng aming naririnig sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa pagpapanibago ng mga mensaheng aming naririnig mula sa banal na, batay sa banal na kasulatan. Upang muli ay tingnan ang aming mga sarili at suriin, paano ka kumilos noon sa panahon ng lumang tipan, maging sa panahon ng bagong tipan? Dahil ikaw ang Diyos na kumikilos noon, nagmamahal noon, nakatulad ngayon, at maging sa darating pa. Nawa ay muli namin itong pagtibayin sa aming mga sarili upang kami ay mananatili sa iyong pag-ibig, mananatili sa iyong pagmamahal, mananatili sa iyong pangunguna sa aming mga buhay. Aming pinasasalamatan ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buong linggong ito. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay patuloy mong ipagpalain ang aming mga kapatid na ito upang kanilang maranasan ang iyong biyaya ng kalakasan at pangunguna upang ang panibagong taon na kanilang dadanasin at kakaharapin ay mapuno ng kalakasan, mapuno ng biyaya na nagmumula sa iyo. Amin ding pinasalamatan ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Ang iyong nawang pagmamahal na patuloy na binibigkis at pinagpatibay sa mga taon ng kanilang pagsasama ay patuloy mong igawad aming Diyos upang muli sa kanilang pagpapanibago ng ugnayan sa isa't isa ay makikita patuloy ang iyong pangunguna sa kanilang mga buhay upang ang tahanan na kanilang inaalagaan ni na nurture ay maging isang tahanan na puno ng pagmamahalan, pagmamalasakitan at puno din ng lakas at malalim na pananampalataya. Pangunahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at nawa ang iyong patuloy na presensya ang siyang mangunguna sa aming mga buhay upang kami ay mapuno ng lakas na gumawa ng mabuti, kalugod-lugod sa iyo at siyang ninanais mong magaganap hindi lamang sa aming mga sarili, hindi lamang sa aming mga tahanan, kung hindi maging sa mas malawak na pamayanan kung saan kami iyong pinatutungo. Mindful of your mercy, forgiveness, and instruction, O God, we go into the world renewed, refreshed, and full of courage to be your people. We go in peace to work for justice. Amen. Lang araw po muli sa ating mga kapatid. Tayo ay nasa panahon na ng ating kwarisma. Ano po, sa ating kalendaryo ng ating iglesia, tayo po ay nasa panahon na ng kwarisma kung saan ay ating inihandang ating mga sarili simula ngayong linggong ito hanggang Huwebes Santo, Biyernes Santo, yung mga Holy Week na po na iyon. Hanggang sa resurrection. So, yun po yung ating mga niintay na mga gawain ngayon
At kabahagi sa ating pagdiriwang na ito ay ang ating pagsasagawa ng ating confirmation class. Inihanda na po ng inyong lingkod kasama ang pag-aagapay ng ating Board of Christian Educators para ating matuloy, maisagawa ang gawain ng ating confirmation class. At ito ay sa pamamagitan ng online. Ano po? I-announce kailan magsisimula at sino-sino po yung mga candidates na para sa confirmation na ito upang padalhan kayo ng abiso para sa gawaing ito at may handa din ang inyong mga anak para sa confirmation class na ito. So, atin pong iaayos pa ang magiging schedule ng ating gawaing ito. Pangalawa po ay nagsisimula na tayo ng distribution ng ating alkansya para sa Panginoon. So, nangyari po na kami ay aming inihatid sa mga kaaniban, sa mga bahay. So, nauna na po dito sa bayan. Sa susunod ay makakarating na po kami sa inyo para ma-distribute po yung ating alkansya para sa Panginoon. At mahaba-haba pa pong panahon na ating lalagyan iyon. Ano? Mayroong ibang proposal na suggestion na kung pwede tayong mag-recycle ng alkansya, ano po? Actually, marami din naman tayong inihanda dito. Pero kung halimbawa, mayroon kayong pwede ninyong i-recycle na gagawing alkansya para sa Panginoon, ay atin din yung welcome. Ano po? Mas mainam para makabawas tayo sa garbage sa ating paligid. So, antayin po ninyo ang aming pagdating sa inyong mga tahanan para maihatid po ang ating alkansya. Pangatlo po ay tayo rin po ay naghahanda sa ating pinaplanong magkakaroon na ng face-to-face worship with live streaming. So sa ngayon po ay atin pang inihanda ang napakaraming kailangan gawin, ano po, para maisigurado ang ating safety at the same time ay magkikita-kita na rin po tayo, hindi man sa isang beses lang, sa isang linggo. Kung hindi, ay ating i-assign ito, most probably by cluster, para hindi tayo magkumpunan ng marami dito sa iglesia. So, atin ang inaayos yan, kasama ang ating worship team sa ngayon, at atin pang idadagdag na ibuo para sa tutulong sa atin, para ating maisakatuparan ang ating nais na pagkikita-kita muli sa panahon ng ating pagsamba. So dalangin natin, patuloy tayong magdalanginan ating mga kapatid. Tayo ay mananatiling malakas at safety at the same time, maisagawa natin ang nais natin matagal na nating namimiss na gawain ang pagsasama-sama sa panahong ito ng medyo malaking adjustment para sa ating paghahanda para sa gawaing ito. So yun lang po mga kapatid. Pagpapalang linggo sa ating lahat. Kita-kita po tayo sa darating na mga linggo ng ating patuloy na virtual worship habang atin pang inihahanda ang mga kailangang gamit para sa ating face-to-face worship. God bless everyone.